Ngayon, mas naiintindihan ko na ang mga laging sinasabi ng nanay ko na saka mo lang maiintindihan ang hirap ng isang magulang kapag naranasan mo na rin maging isang magulang. At grabe pala talaga yung hirap at sakripisyo ng mga magulang natin, no? Unang-una na siguro yung sa pinansyal. Dahil araw-araw nilang iisipin kung ano yung ipapakain nila sa atin. Or kung saan sila kukuha maisurvive lang ang araw. Tapos kinabukasan, ganun ulit. At grabe siguro din yung mga takot nila kapag nagkakasakit tayo. At kung saan din sila kukuha ng pambili ng gamot. At hindi lang sa pinansyal ang inaalala nila. At lahat siguro ng takot ay nararamdaman nila kapag nagkakasakit tayo. At lahat ng to, naranasan ko nung nagkasakit si Dave nung mga nakaraang araw. Pinaghalo-halong hirap at takot ang naramdaman ko. At wala akong idea kung paano alagaan ang batang may sakit. At lalo na dahil baby pa talaga si Dave. Hindi niya masasabi kung saan ang masakit sa kanya. At hindi ko rin siya maiintindihan kasi wala siyang ginawa kundi umiyak. Kaya sobrang paranoid ko at kung ano-ano yung iniisip ko nung time na to. At sa dalawang gabi nga na mataas ang lagnat ni Dave, halos lahat nga kami ay walang tulog. At sumabay pa nga nung mga araw na to ay yung time na mag-aaral na nga si Baste. At iniisip ko na mas gagaling si Dave kapag si Diday ang mag-aalaga sa kanya. Kaya kahit ayaw ni Diday umabsent dahil may mga importante nga silang ginagawa sa school, wala talagang choice, kailangan siya ang mag-alaga kay Dave. At siguro ganun naman talaga na kapag masama nga yung pakiramdam natin, may tao na gusto natin na sila yung mag-alaga sa atin. Ganon din siguro si Dave. Hinahanap niya yung pag-aalaga ng mama niya. At talagang natakot na nga din ako. Kasi nung una, simpleng lagnat lang. Kinabukasan, sumabay na yung nagsusuka siya at saka dumudumi siya ng basa. Tapos nalaman ko na nag-iipin pala siya. At sa sobrang kabangan namin ng asawa ko, talagang pina-check up na namin si Dave. At wala akong idea sa ganito at hindi ako doktor. Hindi ko alam kung normal ba sa bata yung maramdaman yung ganito na nilalagnat, sumusuka at dumudumi ng basa. At sa totoo lang, takot ako sa mga batang may lagnat kasi yung kapitbahay namin noon may lagnat din yung anak niya pero biglang tumirik yung mata at hindi na siguro kinaya ng bata yung sobrang taas ng lagnat. At yun yung mga kinakatakot ko nung time na inaalagaan ko si Dave dahil para sa akin hindi normal na may lagnat ang bata. At sa mga ganitong edad ng bata, ang hirap kasi hindi pa nila masabi kung ano yung nararamdaman nila o kung saan yung masakit talaga. At kapag ganito, talagang kailangan nang ipa-check up ang bata. Kaya naisip ko tuloy, paano yung talagang mga walang wala? Paano yung mga iba na wala talagang kakayanan makabili ng gamot? O walang kakayanan na mapacheck up yung mga anak nila? At naisip ko na grabe, sobrang hirap siguro. Tapos yung tipong wala kang malapitan, wala kang mahiraman o mahinga ng tulong. Yung nagsabay-sabay na yung problema, wala ng pera, tapos nagkakasakit pa. Sobrang nakakaawa talaga. Kung mayaman lang talaga ako, uunahin ko talagang project yung para sa mga batang may sakit, tapos tulong pinansyal para sa pagkain. At ngayon mas lalo kong na-realize ang lahat ng hirap at sakripisyo ng lahat ng magulang. At wala talagang papantay sa lahat ng pagmamahal, pag-aalaga at pagsasakripisyo nila sa atin. Napaiyak ako nung naisip ko na isusubo na lang ng mga magulang natin pero mas pinipili pa rin nila na ibigay sa atin. Na kahit napapagod na siguro sila pero hindi lang nila masabi. Kaya sa lahat ng magulang, lalong-lalo na sa mga nanay, sobra-sobra po akong saludo sa inyo. Salamat sa lahat ng magulang na nagsakripisyo para sa kanilang mga anak. At ngayon ay dalangin ko na sana'y wala ng batang magutom at magkasakit. At alam ko na kahit anong hirap, andyan si Lord na hindi tayo pababayaan basta wag lang natin siyang kalimutan. At isuko natin sa kanya ang lahat. At wala na tayong dapat ipag-alala pa dahil siya na ang bahala sa lahat.